Hindi na ako makamoko. Bagong tasa. Oh, no! Pagkatanong, pinaglalamayan na. Oh! May isi-share sa akin. Okay. May isi-share ako sa inyo. Isang technique. At hindi lang basta technique. Proper technique to. Kung paano magpalit ng inner-tube. Diba ganito, no? Pag nagra-ride tayo, malamang sa malamang, flat tayo. Talaga napakaraming nubis. Hindi marunong magpalit ng gulong. Hindi marunong magpalit ng tube. Yung proper na pagpapalit ng tube. Tinignan ko lahat sa lahat ng YouTube video kung paano magpalit ng inner tube kapag na-flat. Hindi nila pinopoint out yung fine details. Yung mga, kumbaga, sinatawag natin sa ano yun, sikreto to properly change a tube. Okay, ganito, no? Di ba pag nagbabike tayo, malamang sa malamang, mapa-flat ang sa mga veterano, hindi na problema yan. Alam na nila yun eh. Sa mga newbie, ito ang para sa inyo. Papakita ko sa inyo. Okay, no? Sa isang ride, itong tatlong to ang basic na kailangang dala ng isang rider. Okay? Pump. Spare tube. Repair kit. Yan yung tatlong yan ang kailangan. Okay? Game. Tanggalin natin yung takay. Tanggalin natin yung retainer ring. Next na gagawin, isilin mo yung para matanggal sa bead. Para siguradong tanggal sa bead. Ito yung bead. Matanggal sa rim. Ito yung bead ng tire. Pinakatenga ng tire. Pinatawag yung tenga ng tire. Pag natanggal na, ito yung pito. I-flip natin. Flip. Next, hawakan yung tire sa may pito. Tapos, pisel, tap. Pisel, tap. Pisel, tap. Pisel, tap. Isel, tap. Okay. Nakita nyo? Umangat yung gulong. Ang next na gagawin natin dyan, susuka tayo ng isang dangkal. Okay, isang dangkal. Gitna ng pito, isang dangkal. Okay. Point na to, tsaka point na yon. Ang gagawin natin, ito ah, yung thumb sa gitna. Tapos to, it's a gilid. Ganon din to sa isang kamay. Thumb sa gitna, tapos sa gilid. Ang gagawin nyo, yan, ito na. Yan ah. Okay. Hindi na mabuti ah. Oh. Tapos, gagawin nyo na oh. Automatic. Tanggal. So, gagawin nyo ngayon. Ganun. Lagi kamay. Ikot. Hanggang sa okay. Isang buong side. Tanggal na. Next is, eto pito. Lagi nyo sa ilalim. Next step, hawakan sa taas. Hawakan lang yung tar. Tanggal na. Hawakan. Yan, opposite nito. Ha? Yung pito, opposite nung hinahawakan ko. Ganyan lang ang hawak ko. Yan. Okay? Huwag kukurap. O yan. Hawakan yung rim dito. Hawakan ng tar. Tapos, tanggal. Okay? Ito kung napapansin nyo, no? Yung pito, may dahilan kung bakit ang pito, no? Ang pito, nasa tapat ng tatak. Kasi bakit kamo? No? Ang reason kung bakit nasa tapat parati ng tatak, yung pito, is point of reference yan. Ano ibig ko sabihin sa point of reference? Yun yung pagkakatanggal ko na. Next step is, hahangin na natin para malaman yung butas. Ito, isa pang tip na. Huwag yung tatanggalin yung pump sa tube. Bakit? Kasi, ang next na gagawin natin dito, is hahanapin na natin kung nasaan ang butas. Ang reason behind that is, kunyari, ito na yung
Inaanap natin yung butas. Okay, nakita natin ito. Kaya hindi tinatanggal ang tube para alam natin yung orientation. Alam natin yung orientation ng tube with respect do sa tire. Kasi pwede natin mabaliktad eh. Pero wala rin naman problema kung natanggal mo. Pero ito mas mabilis. Kasi bakit ka mo importante itong step na to? Kasi yung tube o yung ito dapat tatapat mo diyan, nakita mo yung butas. Lagay mo diyan. So alam na natin yung butas ang doon. So malamang yung nag-cause ng puncture, no, yung nag-cause ng puncture. Yan, yung nag-cause ng puncture andyan din sa lugar na yan. So hindi ka na manghuhula kung nasaan. Titingnan mo na lang. Titingnan mo na lang sa loob. Na-repair na natin. Patanggal na natin yung naka-puncture. Kung nagawa na natin yung tube, okay na, wala na siyang butas. Na-repair na natin. Next is, lagyan natin ng konti lang. Konting-konti lang na hangin. Para hindi lang siya lukot. Kasi pagkalukot ang inyong tube, maiipit. Yung tinatawag lang ipit. So as katulad ng dati, no? Yung pito tapat pa rin ng brand, o tapat pa rin siya doon natin lalagay. Yung pito tapat ng brand. Kaso ito nakatapat sa brad, nakapasok na yung inner tube. Next step, kunin natin yung na-repair natin na tire with inner tube, nakalagay na sa loob, and then kukunin natin yung rim. Best practice is ilalagay doon sa may rotor, kasi kung ihiga natin yung rim sa ground dahil kailangan natin ihiga sa mamin. Next is hanapin yung butas. Yan, nakita natin butas, diba? So dapat sa taas yan. Yung sa rim, no? Rim. Ayan yung butas. Ito yung nagawa na natin. Next is, ilalagay yung pito. Ito. Ito yung rotor. Sa side na yan. Yun yung butas. Pito. Saksak natin sa butas. Next is, yung tenga na to. Tingnan ko. So, ilalagay natin. So, mount lang, mount. Isang tenga lang, isang tenga. Pasok na, okay? Isang, yan. Yan. Isang side lang ang nakakabit. Yung isang side hindi, okay? Next step, ito importante. Hanapin yung pito. Dapat nasa baba. Tapos dito. Mag-start tayo sa opposite side. Okay? Pasok natin. Press. Pasok. Press. Pasok. Press. Mapapansin nyo, I'm working. O, nag-working siya. Papunta ron sa pito. Okay? Ang dahilan niyan kung bakit papunta sa pito is dapat doon tayo. Nakit nyo, bilis siya mismo ang sumaksak sa sarili niya. Sinaksak. Next is ito importante, i-depress natin. Kapag hindi siya pumapasok na ganyan, ibig sabihin hindi nyo pa pwedeng bombahan. Okay, anong reason bakit? Di ba yung sasabi sa inyo na hindi pag ayaw, kunyari ito instance, ayaw pumasok, ano, matigas. Kasi bakit? Hindi nyo pa pwedeng bomba niyan. Kasi, ayun, no? Makita nyo yun? Yan. Yun yung inner tube, nakasakay pa siya
nakasakay pa yung tenga doon sa inner tube. Kaya pag binumahan yan, magpipinch flat yan. Butas agad. Kaya isang indication na tama yung pagkaka-mount nyo. Yan, kabila ano. Kita ba? Kita, yun o. Ayan o, yung tenga nakasakay doon sa inner tube. Kaya, ayan o, ayaw pumasok. Kaya dapat yan, pumapasok. So, ito hindi pa pwede. So, bubuksan ulit natin ito. Ayan na nakasakay eh. So, gagawin natin dyan, angat. Dapat pumasok. Yan, wala na. Okay, pag ganun na, pumapasok na, sara. Sasara na natin. Okay, para to test. Okay, yan, ready to pump. Ito, retainer ring. Pwede natin ikabit o hindi. Pero, para sa newbie, importante rin ikabit to. Pero, hindi dapat hinihigpitan ng todo. Apoy lang. Enough lang. Dapat may play. Kasi pag hinipitan mo ng todo yan, ipit na naman yan. Tapos make sure yung pito. Ito, yung pito. Yan, maluwag. Bago ikabit yung pump. Ikabit na natin pump. Kapag kabit mo ng pump, push. Lock. Then pump. Common practice, hinahawakan ng iba to eh. Well, sa opinion ko, dapat hindi naman. Kasi hindi man kailangan. Lalo na kapag wired. Pump ka lang, pump. Pag nagkaroon na ng ano, ng konting pressure, makikita yan. Tatayo na yan eh. Pusa. Meron kayong makikita dyan yan eh. May line. Dapat yan all throughout, pag iniikot, dapat yan uniform, walang hindi nakalapat. Kasi pag hindi siya nakalapat, kailangan natin ng pressure. Finish. Next, last step is yung retainer ring, isagad lang ng konti pero hindi magpit. Then ito, yan, ikot nyo lang para maglock, para hindi sumingaw. Then takip na, then finish, kabit na sa bike. Okay, papakita ko sa inyo from start to finish ng pagpapalit ng tube, isang take. Okay, game.
finish. Okay. Whew. That's our video for today. Sana nakatulong. Kaya, kayo mga newbie, huwag kayo mag-uwi. Mabilis lang magpalit ng tube. Basta alam mo ang technique. Okay? Okay. Let's go. Palit ko na to.